puro boyfriend lang. Puro boyfriend lang inaatupag niyan. Yan lagi ting sa akin, wala mararating. So guys, sa aking first ever vlog, ikikwento ko sa inyo kung paano kami nakabili ng brand new car. Meron ako car, guys. Sobrang happy ni Inday kasi hindi na ako magpupiyahe. So, ganito. Bakit kami bumili ng car? Eh, wala naman kami sa Pinas. So, hindi namin siya magkagamit. Diba? Parang, look, parang hindi wise na investment. Sa akin naman kasi, for me, saka for Jeff, parang, okay, mag-invest kami habang may trabaho pa kami. Habang kaya pa namin mag-invest. Kasi hindi lang naman yun para sa amin. Magagamit din ang family namin. Hindi lang naman namin yung bibilhin para kami lang ang gumamit. Yo, parang pakadamit mo naman, girl. Hello. So, ang binili namin car is Toyota Wigo TRDS Yellow SE. Bakit yellow? Dilawang ka ba? Charot. Wala lang, parang ano, masyado na kasing common yung white, saka yung black, saka yung metallic gray, pati na rin yung orange. So, nag-decide ako yung yellow na lang. Saka parang, ang cute, toy car, ganun. Bet ko siya, ang ganda ng pagkadilaw niya. Saka, kompleto siya, may dash cam, may back camera, may, tawag doon, yung sonar keme, yan. Saka, kaya pa ng budget, ayun. So, sige, push more, kahit more fancy girl. So, bakit talaga ako bumili is, number one, ayaw talaga ng magbiyahe. Una sa lahat, sa lugar namin, parang Jurassic Park siya. Okay, lalabas ka ng basa yung buhok mo, tapos, pag bago ka makasakay, tuyo na yung buhok mo, pwede ka na ulit maligo, gano'n. Tapos, halimbawa, nag-antay ka na matagal, tapos biglang may lalabas dun sa may bandang unahan mo. So, siya yung unang madadaanan ng jeep. Eh, di siya yung unang makakasakay. Do bad trip yun. Yun, number two. Hindi ka makapag-OOTD. Siyempre, gusto mo mag-dress. Tapos, pagsasakay ka ng jeep, tutuwad ka. Siyempre, yuyuko ka. Di kita na yung kuyukot mo dun. Diba? Ang pangit. O kaya naman, di ka makapag-sleeveless kasi pag yung kumukita naman yung pakwan mo, diba? Ang pangit naman ng ganun. Number three, pag umuulan, girl, pucha, sobrang hirap mag-commute dahil lalo pag yung sapatos mo bago, tas puti. Ina, pinaka-hate ko talaga yun. Inaalala ko dati, nagbubiyaya kami ng mga pinsang ko, tapos tangina, sobrang putik, bad trip. Kaya talaga sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng pera, bibili talaga ako ng sasakyan. Kasi, although may sasakyan naman yung family, pero alam mo yung ang hirap manghiram, parang sabihin, oh, hindi mo sasakyan yan. O, oh, pagasan mo yan. O, oh, kakalinis lang yan. Gagamitin. Oh, may mga, alam mo yung mga dahilan, ayoko ng ganun bullshit. Parang, sige, pag ako nagkaroon sa likong sasakyan, bala kayo dyan, o. Oh. Hindi ko nahihiramin yung mga sasakyan nyo, diba? Saka mas masarap pagasan yung sasakyan na sa'yo mismo. Siyempre, my God, magkano papagasan mo 300, tapos di naman sa'yo, araw-araw 300. Eh di sana, sasakyan mo na lang i-invest, no? Sarili mong sasakyan. I mean, kung pwede mag-reimburse, siguro marami akong pera. Marami akong pera. Marami akong pera. Nakakaloka. So, ano pa ba yung disadvantages pag biyahe ka? Okay, pag limited yung biyahe. Pag di ka naman umabot sa last trip, tapos wala kang tropa na may sasakyan, nga ka, hindi ka makakauwi. Usually, yun ang mga nararanasan ko. Yan, pag nag-grocery ako, hakot award, yung ang ganda-ganda ng suit mo, tapos dami mong dalang plastic ng pure gold, ng watermark. Putang hirap, pangit. Tapos, gusto mo kumain yan. Pag gusto mo ng McDo, gusto mo ng Jollibee,
di kagad makabili. Tapos din naman nagde-deliver sa lugar namin, di nila kilala pa kasi nga Jurassic Park yan. Ano pa ba yung mga disadvantages ng walang sasakyan? Ayun, basta ang hirap magbiyahe. Kaya pangako talaga sarili ko pag ako nakaluwag-luwag, which is nakaluwag-luwag na konti. Bibili talaga ako ng car. So ano naman yung mga advantages o sabihin natin disadvantages pag may sasakyan ka? Number one dyan ang mahal ng gasolina. Awit. Pero okay lang kasi ayoko talaga magbiyahe. Ayoko na magbiyahe. So, sobrang happy lang ako. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sobrang hirap maging OFW. Ayan, naiyak na si Inday. The real talk, guys. Una sa lahat, bago ka makapag-invest, magtitiis ka muna. Makikita yung family mo. Charot, iyak si Lola mo. Mixed emotions lang, guys, kasi ang sarap sa feeling na makita yung pinaghirapan mo. Iba yung feeling. Lagi sinasabi sa akin ni Mama. Mama, Lola ko. Na huwag mong bilangin yung hindi mo numero. Parang ibig niya sabihin, huwag ka maghangad ng more than sa binigay sa yung numero ni God. Parang sabi ko, okay, kontento naman ako. Di naman ako naghahangad ng sobra-sobra. Gusto ko lang i-push yung sarili ko na kaya ko pang lumevel up. Hindi lang ako hanggang dito. So, nung nakabili kami ng car, sobrang happy ko talaga. Kasi, sabi ko, sa wakas, may sarili na kaming car. Pwede na kaming mag-road trip, pwede na kaming lumabas kahit kailan namin gusto. Pwede na kaming mag-date ng hindi hassle. Kahit gusto na yung mag-barbecue lang sa Manggahan, sa Tagaytay. Wala na kami nga abalahing ibang tao kasi may sarili na kaming car. Kaya sobrang happy lang ako sa isa sa mga achievement namin lalo this year, 2020. Sobrang hirap ng 2020, guys. Alam nating lahat yan. Nagka-virus, pumutok ang Bulgang Taal, napakadaming bagyo. Dumating pa sa point na no work, no pay. Swerte na lang din ako kasi nagkaroon ako ng work. Parang ilang months lang akong nabakante. So, nakabalik din agad ako sa work. So, nakakapag-save kahit papano. A few moments later. Dito naman sa abroad, walang tax. Yun yung number one na maganda. Although sobrang super super delay ng sahod na parang paluwagan style. Usually ganun kasi dito guys sa abroad. Parang lalo sa Middle East. Hindi 15:30 yung sahod. Laging end of the month lang. Minsan hindi pa end of the month. Parang end of the other month pa ganun katagal guys. Pero pag sumahod ka, one time big time ka naman. Kasi isang bagsak lahat yun, parang naipon lang yung sahod mo. So, nung nangyari yun, nakaipon talaga kami. Lalo ako, si Jeff kasi, nasuporta pa siya sa family niya. So, ako talaga, wala naman akong binubuhay, guys. Set aside mo natin kung ba't wala akong binubuhay. Ba't walang binubuhay? Sarili mo lang selfish ka, wala kang sinusuporta ang pamilya. Ikikwento ko guys kung bakit, pero sa mga susunod na vlog ko na yun, talagang sobrang happy lang ako ngayon kasi nakabili kami ng car. So thank you nga pala dun sa dealer namin, sa Toyota silang, si Miss Aika Pagnanganan, sobrang galing niyang dealer. Talagang babrasuhin niya yung bako para makakuha ka ng malaking discount, magandang down payment, saka magandang monthly. So, super solid, sobrang thank you Aika, alam mo yan. Charot, sana magkita tayo pag uwi. So, yung sasakyan namin, nalabas siya. I mean, na-approve siya ng November 24. Tapos, pwede na daw siyang i-release ng November 25. Pero, hindi namin siya na-release ng November 25 kasi hindi sila makapag-withdraw ng pera sa account ko kasi kailangan may pirma ko daw pag sa counter kinuha yung pera. So, kumain ng 2 days para makuha yung perang kailangan pang down payment. So, nabigay namin siya ng Thursday, which is, anong date ba yun? Basta, nung Thursday. Tapos, nalabas siya nung Saturday. Meanwhile, wala, sobrang happy lang namin. Nung nakita namin, tuwang-tuwa sila, siguro, happy sila kasi
Si Mingi, katangin na namang alam gawin sa buhay yung kundi mag-inom. May ganun yung tingin nila sa akin. Saka kay Jeff, parang mga tambay lang naman yung lang alam gawin niya dahil laging ganun. Lalo sa akin, sasabihin nila. Wala, ano yan? Puro boyfriend lang. Puro boyfriend lang inatupag niyan. Yan lagi tingin sa akin, wala mararating. Kaya talagang nagsusumikap ako magtrabaho para may ma-invest ako. O sabihin nila, unang binili sa sakyan, may sasakyan, wala namang parking. Ulul, may parking ako. Charot, sorry sa word. Nag-invest muna ako ng bahay. Nung sa bahay, ikikwento ko rin yan sa mga susunod kong vlog. Ngayon, sasasakyan muna. Nasa may bahay na rin ako, guys. Go on going tayo dyan. Praise God, mabait si Lord. Poprovide pa rin siya sa amin. So, yun. Sa ngayon, di man biro ko muna sasakyan, syempre. Gagastusan mo yan sa maintenance, sa gas. Pag nasiraan, wag naman sana masiraan, huwag sana mabangga. Sana palagi na lang ingatan ni Lord yung mga taong gagamit nung sasakyan namin. Yun lang. Siyempre, yung monthly, babrasuhin namin pagtatrabahuhan namin yun. Pero, tuwing nakikita namin yung investment namin, kahit nakakapagod na sa abroad, guys, laban lang. Talagang kahit gusto namin umuwi, magbakasyon, number one, ay, kumain ng dinuguan, guys. Kasi walang baboy dito. May baboy dito, guys, pero walang dinuguan kasi bawal yung dugo ng baboy. Sobrang hirap kumain ng dinuguan. Parang hindi ko na matandaan yung lasa, guys. Magto-2 years na ako dito. Si Jeff magti-3 years. So, hopefully, dapat uwi kami this December. Kaso may COVID, leche, ang hirap umuwi. Tapos pagbalik dito, laki ng babayaran namin kasi papa-hotel pa. Hindi sagot ng government. So, magkano yung isang hotel dito? Siguro pinakamura. 300 reals per day, which is nasa 4,000 pesos na yun, guys. So, medyo masakit sa banks. Kaya sana, hopefully, next year, makauwi kami para magamit na rin namin si Baby Prince. So, Prince pala yung pinangalan namin dun sa sasakyan. Kasi, gusto ko siyang ipangalan sa kapatid ko. Parang feeling ko, pag ginamit ko siya or ginamit namin ni Jeff, kasama ko yung kapatid ko. So, yun. Kaya Prince yung pinangalan namin. Dapat white. Kaso, masyado na nga common yung white. Kaya, okay na rin yung yellow. Kasi, noon naman, yung kapatid ko, naging yellow baby siya. So, yun. Pasok siya sa yellow, guys. Yun. Wala, gusto ko Prince. Yellow. Wala lang. Para bago sa paningin, di ba? Thank you sa family namin ulit. Ewan ko kung nasabi ko na thank you sa pagsuporta sa amin, sa mga desisyon namin. Ayan, thank you. Saka dun sa pinsan ko. Ay, hindi ko pala pinsan yung tita ko. Pangit kasi pangit yung tita. Tapos mas bata sa akin. Ayan, shout out nga pala kay Sachi Aquino. Ay, maka-shout out ka. Alam, masikat ng pota. Dahil pag ako sumikat, syempre, lilibre kita, boy. Alam mo yan, pag may pera, madali ka usap. Yan, thank you kay Kiko. Thank you kay Lola Aji. Thank you sa family namin lahat. Lahat, thank you kay Kuya Onet. Lalong-lalong na kay Ate Nisa, kay Kuya Dindo. Yan, na tumulong sa amin para makuha namin si Baby Prince. And thank you so much, guys. Bawi kami pag nakaluwag-luwag. Sa ngayon, masikip pa ulit. Kasi wala pa ulit sahod, pero pag nalulog na, alam nyo na yan. Alam nyo naman kami, alam nyo naman ako, guys. So, thank you so much. Please click the share, subscribe. Ano ba ang hirap kasi first time ko mag-vlog? Basta mag-subscribe na lang. Basta paparapol ako sa first 100 subscribers ko, bubunot ako ng 2 lucky winners na secret. Surprise na lang, guys. So, mag-subscribe na kayo. Thank you so much for watching, and God bless. Kita-kita sa mga susunod na vlog.